Yung product pala natin dito guys ay gunting. Ayan, tinatabasan natin dito nya, yung pinakatalim nya. Ibang process naman yung gagawin dito. Ang sunod na nito ay tataliman naman na dito. Dito yung katabi ng company. Ito orchids naman, ang ganda ng kulay nya. Tapos ito cherries blossom pala to guys. Ayan, meron din sound pala, nandito na. Ito na. Tapos yung ating payslip. Sa prayer niyo po palagi. Maraming maraming salamat po sa magandang araw po sa ating lahat sa video ito. Wala po muna tayong fishing adventure. Yung vlog po muna natin ngayon ay yung ating karaniwan na ginagawa sa araw-araw. Tapos mamamaya pala guys ay i-update ko kayo tungkol sa aking anak at tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay-buhay. Sa ngayon, dapat muna natin gawin yung mga ginagawa natin karaniwan sa araw-araw. Nakagising lang din natin. Magkape muna tayo. Kuha muna tayo ng tubig na mainit dito, malapit lang sa company. Yan, dito kami madalas kumukuha ng tubig. Yan, dito tayo kuha. Yan, ito ang ating ginagawang kape. 3-in-1 muna tayo ngayon. Para matanggal ang ating antok. Dahil antok na antok pa tayo. Kagising lang natin, magkape muna tayo. Tapos mamaya, almusal tayo. Yan, kape muna tayo. Bago pumasok sa work, mag-almusal muna tayo. At magkape. Ganda ng panahon ngayon, oh. Ang oras natin ngayon ay alas 6 na ng umaga. Tapos mamaya meron tayong overtime. Biyaya. Ngayon guys, kain muna tayo. Meron tayong natirang ulam kagabi. Yung ating tuna. Tapos may kanin tayo dito at kape. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa aming harapan. Basta niyo po magbigay sa aming pisang pangataon ng kalakasan. Ganun po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus name, amen. So tara po, kain tayo bago pumasok. Tuna ng Taiwan. Para bago pumasok meron tayong lakas. Ngayon guys ay papasok na tayo sa trabaho. Ito yung ating umpisa ng trabaho. Ngayong araw, overtime natin. Ngayon guys ay work na tayo. Alas 7 tayo pumasok ng umaga. Kasi meron tayong overtime ng isang oras. Ayan. Start lang natin yung makina. Para mapainit na natin. Tapos maglagay lang tayo ng oil. Lagyan natin lahat.
Di na tayo masyadong makakapag-vlog dito, guys. Kasi umpisa na ng trabaho. Work muna tayo. Mamaya na lang ulit. Mamaya ang tanghali na siguro tayo makakapag-vlog. Yung product pala natin dito, guys, ay gunting. Yan, tinatabasan natin dito niya. Yung pinakatalim niya. Dito tayo sa process na trimming. Ayan, pakita natin sa inyo. Maraming proseso tong gunting na to. Then dito tayo sa proseso ng trimming. Ayan o. Ayan. Pansin nyo, guys, ito wala pang tabas, ito meron na. So ito yung ginagawa natin sa part na to. Tapos ito, tataliman pa ito. Ito. So dito tayo parte. So dalawang makina yung hawak natin. Ayan. Iti-trim natin lahat ito. Isalpak natin tong libu-libong gunting na ginagawa natin araw-araw. Ayan. Parehas lang dito sa kabila, guys. Parehas lang sila ng process. Dalawang makina lang ang hawak natin para mas mabilis matapos ang gawa. Gawa nga ng mabilis matapos ito o mabilis yung curing time niya, yung paglabas ng sinasalang natin. Ayan. Ayan. Pag natapos, dito natin linalagay. Pag natapos yung ginagawa natin sa isang tray yan, sinasaw-saw natin dito sa anti-kalawang, dito sa may tubig na merong anti-kalawang na hinahalo. Ayan. Ayan. Pagkakas nilalagay dito, tapos nilalagay natin dito. Tapos ito naman, doon naman to sa kabilang makina. Ibang process naman yung gagawin dito. Ang sunod na nito ay tataliman naman na dito. Ayan. Hindi na natin makikita. So pinakita ko lang yung part na ginagawa natin. Yan, naipakita ko naman na ito sa mga previous vlog natin. So work muna tayo. Mamaya na lang ulit. Yun, kakalabas lang natin, guys. Ngayon ay tanghali na, break time na natin. Kain naman tayo ngayon. Kuha tayo ng ating piyentang dun sa bahay nila, boss. Sa ilalim dun tayo kukuha. Ayun, mag-bike tayo para mabilis tayo makabalik. Gawa ng terik na ang araw, mainit. Mag-out na tayo. Kuha na tayo ng pagkain natin dito. Yung ating libreng piyentang. Ayun si Lopan. Yan, every tanghali, guys, ay libre kami ng piyentang. O yung aming tanghali yan ay free. Yan, kuha tayo. Kuha rin tayo ng extra rice. Yan. Yung extra rice nila, guys, dito lit lang, parang dalawang kutsara lang. Yan yung aming tutang o yung bisor. Yung pinaka line leader namin, guys, iisa lang kasi yung line leader namin at saka bisor sa company, dahil nga family business, kaya iisa lang, kukunti lang kasi kami. Yun, yan na si Kellogg's TV, kukuha na rin ng pagkain. Ayun o, kumakaway si Kellogg's TV. Shout out. Ayan. So bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkain na sa aking harapan. Basbasan niyo po ang magbigay sa aking pisil na pangatawan ng kalakasan. Ganun din po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, amen. So tara po, saluhan niyo po ako sa aking pagkain. Ayan.
Kain po tayo, kain. Yun, kain tayo guys. Ito yung pinaka lunch box namin, o kung tawagin dito sa Taiwan ay piantang. May minablog rin naman natin ito madalas pag dito tayo nagbablog sa doon sa company. Yun. Kain po tayo. Mamaya pala guys ay sasahod na tayo. Sahod na natin yan para makapagpadala tayo sa atin sa Pinas. Kain po. Yung aking mga kasama pala doon sila nakain sa kabilang lamesa. Minsan dito rin. Ngayon po ay kakatapos lang natin kumain. Yan, medyo maglakad-lakad muna tayo dito sa paligid para medyo bumaba yung ating pagkain. Nakapag-rest na tayo kanina ng mga 10 minutes. Ngayon naman medyo maglakad-lakad tayo dahil isang oras naman ang ating break time. Ganda ang panahon ngayon. Medyo maaraw na makulimlim. Yung update pala natin guys, mamaya na lang pagka patapos na itong ating vlog. Yan. So sana tapusin niyo po itong ating video hanggang dulo para malaman natin yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Yan. Tapos meron tayong kamote dito. Grabe, ang bilis niyang tumubo. Ayan. Yan po. Ayan. Ang ganda na naman, meron na naman tayong panghalo sa mga susunod na catch and cook natin. Or pagka wala tayong ulam, yan, dito tayo nangunguha. So, dahil summer na ngayon, mabilis na yung tumubo. So, magtatanim pa tayo dun sa kabila ng kamote. Para mapanghalo-halo natin sa isda. May papaya pa dyan, oh. Maliit pa yung papaya na nilagay natin dyan. Oh. Sa nga palas dun sa mga nagtatanong bakit hindi na tayo nagtatanim, sobrang tagal na kasi nga wala na tayong matatanim. Ito na lang yung bakante. Tapos doon sa dulo naman maliit yung space gawa nga ng tinaniman na nila boss ng mga halaman. Gaya niyan, dati dito tayo nagtatanim, yan tinaniman nila. Hindi tayo pwedeng magsingit-singit diyan. Tapos dito sa paligid ay palayan. Dito yung katabi ng company na pinagtatrabaho natin. Dito tayo sa probinsya ng Changhua. Dito tayo sa Palayan, tapos malapit din tayo sa dagat. Medyo nasisilaw ako sa sinag ng araw. Makakatanim lang nila ngayon ng palay. At muli, gusto ko po sa inyong magpasalamat sa mga nagdasal sa aking pamilya. Tapos sa aking anak na si Ellery. Maraming maraming salamat po sa inyong prayer. Yun. Ganda ng paligid ngayon. Lumabas lang tayo para maglakad-lakad tapos lumanghap ng sariwang hangin. Dahil nga malapit tayo dito sa mga palayan. Wow. Sariwang hangin dito. Tapos malapit pa tayo sa dagat. Yeah. So, punta muna tayo sa dorm kasi mamaya meron pa tayong pasok ng alauna ng hapon. Idlip-idlip muna tayo guys para mapahinga yung ating mata kasi mamaya nga ay back to work tayo. Tapos mamaya pagka-out natin, yan, meron na naman tayong sahod. Tapos mamaya ay magpapadala rin tayo kasi nga kailangan dun sa amin. Yan, kailangan ni Baby Ellery. Yan, buti na lang meron pa tayong naitabi na savings, tsaka meron pa tayong sasawurin biyaya, meron tayong pambayad sa mga gastusin lalong lalo na kay Baby Ellery tsaka yung mga kailangan nila misis doon sa bahay, ganun din kila ama. So let's go, rest muna tayo. Ngayon guys, pasok na tayo, mag-in muna ulit tayo sa ating time card, mag-punch in. Dahil kaya nag-out tayo. Dahil meron pa tayong oras, daan muna tayo dyan sa garden.
para makita natin yung mga bulaklak pala ni Boss. Yung nanay ni Boss ang nag-aalaga dito. Kaya magaganda ang mga bulaklak kasi lagi nilang dinidiligan, inaabunuhan, kaya maganda ang kanilang mga tanim na rosas or orchids. Yan. So dahil mayroon pa naman tayong oras, i-vlog muna natin. Ang ganda ng roses, oh. Roses po para sa inyo. Yan. Ito guys, pinapabayaan lang nilang hanggang sa bumagsak yan, oh, hanggang sa mabulok dyan. Hindi nila yan pinipitas. Yan. Kumbaga itong mga halaman na to, display lang dyan sa garden upang paganda ng garden para sa kanila. Siyempre gusto rin nila yung may nakikita na magagandang bulaklak. Mahilig mag-alaga dito yung nanay ni Boss o ni Laupan, yung babae. Dito yung pinaka-garden nila. Tapos meron dyan pwedeng upuan, kainan. Dyan tayo minsan nakain. Tapos minsan dyan tapos minsan dito rin tayo nakain. Yan. Yan. Yung ating lamesa na bato. Ito pa yung ibang bulaklak, oh. Yellow naman to. Yellow roses. Ganda. Tapos may ano dito, white. Tawag dyan. May white siya na may purple. Ganda, oh. Ganda ng bulaklak nila. Roses. Pakita natin yung mga namumulaklak. Ito, orchids naman. Ang ganda ng kulay nyo. Yan, orchids. Sa mga mahilig dyan sa halaman, shoutout ko sa inyong lahat. Yan, talaga namang magandang tignan. Pag masdan, pagka ganyan. Lalong-lalo na pagka namumulaklak ng ganyan. Gandang pang masdan. Pag masdan, yan. Nagbubulol tayo. Yan, puro orchids. Ganda. Ito, maganda rin yung kulay nyo. Purple. Ganda. Ang ginawa nila guys, yan, oh, linagyan lang siya ng parang screen na plastic dito para dumikit. Pero minsan tinatanggal na nila pag nakadikit na talaga. Diyan naman nabubuhay ang orchids sa puno. Dito meron pa, oh, yung iba hindi pa namumulaklak. Tapos ito, cherries blossom pala to guys. Ayan, meron din silang tanim na cherries blossom. Nag-iisa lang to dito. Ngayon yung season nito guys, April, yung pa summer. Kaya ganyan, oh, mabulaklak siya. Pero pag summer na summer, wala na yan. Mamamatay na yung kanyang bulaklak o mawawala na. Pero yung puno, hindi naman niya namamatay. Sadyang hindi lang siya namumulaklak. Pero ngayon, mabulaklak gawa nga ng kakatapos lang ang winter season niya ngayon. Ganda, oh, cherries blossom. Cherries blossom. Tapos pink roses naman dito. Ayan. Ang ganda ng pagkaka-pink niya. Ayan. Dito meron pa ring roses. Yung iba hindi pa namumulaklak. Ito, kakaibang orchids naman ito. May batik-batik naman siya. Yan. Ibang ano naman yata itong tawag dyan. Ito pa. Nakadikit lang sa puno. Yun. Yan. Ayos. Tinur ko lang kayo saglit guys para medyo makita natin yung mga ganda ng bulaklak dito na tanim nila Boss. Tapos dito naman mayroon silang falls. Madalas naman na ipapakita ko to guys sa inyo. So inuulit lang natin para makita nung ibang viewers natin. Yan. May mga alaga din sila dyang isda. Goldfish yan. Mga goldfish fish fan. Maganda rin mag-picnic dito. Kaya minsan dyan rin ako nakain kasi nga masarap sa paningin, sa pakiramdam. Sariwang hangin tapos dyan tayo nakain presko. Lalong lalo na pagka umaga or yung hapon. Kasi wala ng araw masyado dyan na
o hindi na nasisinagan. Ayan. So working tayo. Tapos na yung ating tour sa mini garden ni Labos. Pasok na tayo guys, baka hindi na rin tayo makapag-vlog sa loob ulit. Mamaya na lang ulit pagka-out natin. Ayan. Alauna na. Ayan, tumunog na. Ibig sabihin, alauna na ng hapon. Dala natin yung ilaw ng ating makina. Ayan po, ay alas 5 na. Ayan. Break time natin kasi mamaya mayroon pa tayong overtime. And let's go. Tapos sa sahod na rin pala tayo ngayon. Pupunta muna tayo sa office. So, si Kellogg's TV, umangkas. Kaya. Baka ma-plat yan pag tatla tayo. Ngayon guys ay punta na tayo dun sa office. Tapos mag-fill up na rin tayo ng ating overtime. Sasahod na rin tayo para meron na tayong may padala. May magamit sila misis, si Bebe. Yun. Kaya kailangan pa natin magsipag. Kailangan natin magsipag sa trabaho. Kaya mamaya mag-OT pa tayo. Meron pa tayong overtime mamaya. Tapos kape-kape muna tayo mamaya bago ulit tayo mag-overtime. Mamaya lalabas tayo. May mimili tayo ng ating pang-ulam hanggang bukas. Yan, nag-out na yung aking mga katrabahong Taiwanese. Okay, shishie. Punch out na tayo. Yung mga aking mga kasama ay nasahod na rin. Napirma na sila. Yun. Yun. Lopan niyang. Yung aming boss na babae, yung mama ni Laupan, siya yung nag-aalaga dito ng mga kanyang tanim. Mahilig siya magtanim o mahilig siya sa halaman. Mapapansin nyo, kakatapos niya lang magdilig. Ayos, tapos yung ating sahod pala, yung nandito na. Ito na, tapos yung ating facelift. Yun, napirmahan na rin natin ito. Yan, di na natin papakita kasi confidential na ito. Yan. So, magkape lang tayo tapos mamaya overtime. Pagtapos natin mag-overtime, labas tayo para bumili ng ating maulam tapos magpadala tayo mamaya. Tapos ngayon guys ay kape muna tayo. Yan. Ito yung ating kape, 3-in-1. So sunod, bili tayo ng black coffee. Nami-miss ko na rin yung parang barako. Hindi pala tayo nakapagdala galing Pinas ng barako. Nakalimutan natin. Kape tayo. Ganda ng araw. Kape. Palubog na ang araw. Ang ganda ng tanawin dito. Coffee. Kape po tayo. Ngayon guys ay kaka-out lang natin sa trabaho. Tapos punta naman tayo ngayon sa labas. Mag-withdraw na tayo para makapagpadala na tayo. Tapos bibili rin tayo ng ating pang-ulam ngayong gabi hanggang bukas. So let's go, samahan niyo po ako sa aking paglabas.
mag-withdraw na tayo para meron tayong ipadala. Isuksok na natin. Ayos na guys, magpadala naman tayo. Ayan, nandito na tayo sa grocery. Ayan, kuha tayo ng tray. Bili tayo ng mga gulay. Ayan. Dito naman sa grocery guys ay kompleto naman. Pagdating sa mga prutas tsaka gulay. Siguro meron din kulang pero kailangan naman natin ay nabibili natin. Ayan, bili tayo ng mais. Sa leg muna natin ilagay yung ating camera o yung video para makita natin yung ating mga binibili. Gusto kong maggulay kaya bili tayo ng gulay. 27 anti tas talong. Magpapakbit tayo. Tama, mayroon pa naman akong konting karning natira sa rib. Yun na lang ihalo natin. 29 anti. Tapos bili rin tayo ng kalabasa. May medyo malaki-laki para mas marami tayong makain. Tapos okra. Ayan. Damihan din natin ito. Yun. Okra. Goods na yan. Ayan. Hindi ko na mabibidyo ang lahat ng ating bibilhin. Ayan guys. Magbayad na tayo. Para makauwi na rin tayo. Makapagluto pa. Ngayon, anong oras na rin? Papadala pa tayo. Ayan. Ayan yung mga pangmalakasan nating ulam. Mga adzuki beans, tsaka munggo. Munggo bean. Malapit lang naman ang grocery dito kaya pwedeng pwede tayong bumalik. Ayan. 345 NT yung ating napamili. Sa peso yan ay mga nasa 550 pesos. Kishie, let's go, padala naman tayo. Punta tayo sa convenience store, sa Family Mart. Ayan. Pwede rin sa 7-Eleven pero mas malapit dito ang Family Mart kaya doon na lang tayo. Yun, nandito na tayo guys sa papadala natin. Ayan, gamit tayo ng QPay guys. Pwede rin i-easy, ang palitan ngayon ay 1.76. So hindi ka na i-detalye yung buong detalye. Mag-login lang tayo dito. Ayan, okay na guys. Nakuha na natin yung sukli natin. Nakapagpadala na tayo. Ayan. Tapos uwi na tayo ngayon. Hindi na natin na ipakita lahat. Yun yung ating pagpapadala. So let's go. Uwi na tayo. Para makapagluto pa tayo. Dahil nagutom na rin.
Ngayon guys, nakaiwan na tayo ng ating mga ingredients. Magluto na tayo ng ating pakbit ngayon. O pinakbit. Ang gagamitin nating bagong ay yung bagong isda. Yan, tapos meron din pala tayo ditong yan, dried shrimp. Yan, nabili natin sa grocery. Yan, yung ating mga ingredients, yan, nandyan na rin. Hindi na natin isa-isayin yan. Tapos meron pala tayong nalimutan guys, yung ating pampalaya. Nakalimutan natin kanina, kaya okay lang siguro yan. Para hindi na tayo bumalik. So, umpisa na natin magluto. Luto na natin yung ating mga gulay. Pakbet! Tapos may pinakuluan pala tayo dito kaninang karne. Yan. Iniwa-iwa na rin natin. Ito yung ating ihahalo. Umpisa na natin maggisa. Dito tayo sa ating malaking kawali. Yan. Gisa muna natin yung ating mga ingredients. Unahin natin igisa yung ating sili, bawang, tsaka sibuyas, luya. Yung luya ay optional lang kasi bagong isda ang ating ihalo, kaya masarap kung may luya. Depende naman sa atin yan kung gusto natin may luya yung pakbet natin. Pero sa akin, mas gusto meron. Ilagay na natin yung ating kamatis. Tapos lagay na rin natin yung ating karne. Ito na kuluhan kanina. Pwede rin naman sana natin kung iprito, pero dahil medyo mabilisan, ilaagan na lang natin. Tapos maglagay na tayo guys ng bagong isda. Ayan. Good. Para magkaroon na siya ng lasa. Tapos yung pinagpakuluhan natin kanina, meron natin rin. Yung pinagpakuluhan natin ng baboy. Lagay na rin natin yung iba. Dahil mamaya matutuyo pa yan pagka pinakuluan natin. So, pakuluan muna natin ito saglit hanggang medyo madurog yung ibang ingredients para magkalasa pa. Yun, kuluan na guys. Ilagay na natin ating mga gulay para hindi matuyo yung ating nilagay na kanyang pinaka sabaw. Maganda kasi yung medyo may sauce siya ng konti yung ating pinakbit. Tapos ilagay na rin natin yung ating shrimp. Ayan, yung dried shrimp. O dried na hipon. O toyong hipon, tama ba guys? Ilagay na rin natin. Kasi mabilis lang din naman maluto yung ating gulay. Medyo i-steam lang natin siya, hindi natin siya i-overcook. I-steam natin siya sa kanyang pinakasabaw. Tapos lagyan na natin yung ating gula, yung ating siling berde, yung sitaw, tsaka yung kalabasa. Depende naman sa atin kung ano yung gusto nating unahin. Pero ako ito. Tsaka yung siling berde, gusto ko durog yan. Para mas lalong masarap yung sabaw natin. O sabaw. Yung ating kakbit. Mas gustong nadudurog yung siling berde. Kaya sinabay na natin. Yan, marami-rami. Tamang-tama pala dito sa ating kawaling malaki. Dahil yung nabili natin kalabasa ay malaki-laki. Tapos, paibabaw na natin ang ating okra. Yan. Hindi na muna natin yan hahaluin. Tapos yung talong natin, ipaibabaw na rin natin. Ang kulang lang dyan guys, yung ating ampalaya. Minsan talaga nakakalimutan natin yung isang ingredients. So, okay lang yan. Masarap pa rin naman yan. So, takpan lang natin. Pakaluan lang natin sa mahinang apoy. Yun! Yung ating pakbit. Haluin na natin ito guys. Para maghalo-halo na siya. Dahil yung ilalim ay maka madurog. Ang dami pala nating gulay, oh. So, gamit tayo ng dalawang sandok. Para mahalo natin siya ng mabuti. Ayos, no? Wow, saktong-sakto. Ayan. Yun. Konting kulo pa ito guys. Okay na, kain na tayo. Sarap. Ayos na.
Luto na yan, guys. Palamigin lang natin tapos kain na rin tayo. Ngayon guys, kain na tayo. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito, magbigay sa aking pisinga pangatawan ng kalakasan. Ganyan po sa aking mga viewers, sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw in Jesus name. Amen. So tara po, kain po tayo. Saluhan niyo ako sa aking pagkain. Ngayon natin yung pakpit. Yan o. Wow, kain po tayo. Masarap na naman ang ating ulam nito. Ayan. Okay lang tayong kumain ng maraming gulay. Healthy naman. Kain po tayo. Mas marami yung ulam natin kaysa dun sa kanin. Kain po. Tapos yung kasama ko pala ay sila pa rin dyan. O sila kay si Ben, nakain na rin. Kain po tayo. Pakbet. Pakbet na Ilocano, Dutong, Pachang. Habang nakain tayo guys ay mag-update na rin pala tayo. Ayan. Ay maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. At sa nag-pray po sa aking anak, sa aking pamilya, maraming salamat po sa inyong prayer. Tapos sa mga comments po ninyo, maraming salamat po sa mga patuloy na nagpe-pray. Yan. Sobra-sobra ko pong na-appreciate lahat yun. Ngayon guys, ay nakalabas na po yung aking anak, si Baby Eller Biaya. Yan. Thanks God at gumaling na po siya. Yan. Ilang araw din siya sa hospital bago sila nakalabas. Kwento ako habang nakain. Tama-tama yung ating pagkaluto. Malutong-lutong pa yung gulay natin. Hindi siya yung overcook. Medyo half-cook siya. Yan. Tapos sabihin rin natin kung bakit na hospital yung aking anak. Dahil nga po ay na-dehydrate po yung aking anak. Yung dumating yung punto na konti na lang yung nadedede niya, tapos palagi siyang nagsusuka o sinusuka niya yung kanyang mga nadedede na gatas. Yan. Tapos yung tae niya at saka yung ihi niya po ay hindi normal. Kaya na-confine po siya sa hospital. Tapos ang nangyari pa guys ay hindi pa siya makita ng ugat ay saan sa kamay o sa ang parte ng kanyang katawan. Kaya ang ginawa ngayon, inoperahan siya. Yung ano naman, yung hindi siya yung grabbing opera. Kumbaga, meron lang parte sa kanyang katawan na hiniwa, yung banda dito niya, para malagyan siya ng swero. Yan. Kasi kapag di nalagyan guys, hindi siya gagaling. Kaya yun na lang yung last option namin. Kaya yun. Na-operahan nga siya. Yung hindi naman yung grabbing opera. Yung mild lang ba? Yun. Hindi siya severe na operation. Tumagal din po sila dun sa hospital ng ilang araw. Thanks God, habang natagal sila dun, gumaling si Ellery. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong prayer sa aking anak. Yun. Nakalabas, kakalabas lang po nila kanina. Yan, ginabi na sila ng uwi. Yun. Kain po tayo. At nagbasa din po pala ako ng inyong comment doon sa ating previous live. Yung nag-live tayo. Regarding nga doon sa nangyari sa ating pamilya. Si ama pala guys ay 58 years old na. O magpi-58 years old na sana siya ngayong
katapusan ngayong April. Yun nga, ang nangyari ngayon ay nabigla din kami na shock. Hindi namin inaasahan na ganun kasi sobrang lakas pa ni Amay. Talagang hindi mo siya makikita ng panghihina or sakit. Yun po, inatake po siya. Yun yung cause of death niya po. Si Ama din po pala ay meron na siyang maintenance. Kasi nga high blood siya, si Ama. Kaya yun po yung nangyari. So, sobrang sakit tanggapin pero kailangan pa rin natin magpatuloy sa buhay. Kaya kailangan natin i-accept. Yan. Only time can heal. Sa pamamagitan ng panahon, maghihilom ang sugat yan. Lalong-lalo na sa pamilya ng aking asawa. At sa aking asawa. Yan. Sobra-sobrang lungkot yan. Dumarating talaga tayo sa punto na ganito. Yung mangyayari. Hindi natin inaasahan na mangyayari sa ating buhay. Alam niyo ba guys, makwento ko lang. Last Friday pala ay na-hospital si baby. Yun. Tapos ang kasama ni Mrs. ay si Inay. Yung kanyang mama sa hospital. Tapos si Ama ay natagpuan na lamang siya sa kwarto o doon sa kanyang hinihigaan na wala ng buhay. Yun nga. Nang Sabado ng umaga. So, ang nangyari ngayon guys, nung Friday ng gabi, tumawag pa siya eh. Kinumusta niya pa yung aming anak na si Ellery. Tapos tumawag din siya kay Inay. Kung kumusta na doon, ano bang ano. Nakausap pa nila eh, si Ama. Yun nga. Tapos kinabukasan, yun, nalaman na lang namin na wala na si Ama. So, kaya yun, Daris, yun na tuloy-tuloy na. Ang dami pa sana namin plano ni Lama, yan sa business, yan gaya yun sa poultry. Eh, last month lang tayo nagbakasyon guys, kung mapapanood nyo doon sa ating mga previous na vlog, yan. Marami sana tayong plano. Kasama si Lama, yan yun, yung poultry, yung bahay natin. Yan. Kumbaga, unti-unti sana yung mangyayari, kaso nga, yun nga, wala na si Ama. Yun. Pagdating sa mga handaan, yun, siya yung nangunguna si Ama. Pagdating sa tulungan, siya yung nandyan. Ay, siya yung nangunguna. Yun. Siya yung nagdadala ng manunulungan kasi nga si Ama ay talagang doon na. Kumbaga marami siyang kamag-anak, kakilala, kaibigan. Talaga naman nung mga previous na paghanda natin, yung gaya ng binyag, yung talagang dinagsan ng tao dahil yung payama. Yun. Mahilig manulungan si Ama, kaya tinutulungan din siya. Yung kanyang pamilya, tutulungan din. Yun. Yan, ganun naman sa Batangas guys, pag tinulungan ka, pag tinulungan mo, tutulungan ka din. Lalo na sa mga handaan. Yan. Yan nga guys, hindi tayo makauwi. Kasi nga, kagagaling lang din natin, kakabalik lang din natin, tapos medyo kapos tayo sa budget, gawa nga yung dapat na sana yung magagastos na pwede natin na magastos sa pag-uwi, yun nagastos natin doon kay Baby Ellery. Yan. Tapos pati yung savings natin ay medyo nagastos na rin natin.
Di ba ngayon, hindi natin inasahan na mangyayari yung mga ganong bagay. Kaya napag-usapan namin ni Mrs. na yun, hindi mo tayo uuwi. Maintindihan naman niya ngayon. Kaya thanks God, magaling na yung aking anak, yung aming anak ni Mrs. Yan si Baby Ellery. Kaya maraming maraming salamat po muli sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel, sa prayer niyo po palagi. Yan. Maraming maraming salamat po sa yan. Thank you po sa inyong lahat.